Subukan natin ha, si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Dumlao, Johnny Banyos po, good morning. Magandang umaga, John. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat on a Tuesday morning. Alam ko pong busy ang inyong tanggapan, pero nagkaroon pa rin po tayo ng pagkakataong makahingi ng update. Asik Dumlao, kamusta na po ang pagbibigay ayuda ng DSWD sa mga apektado po ng mga sunod-sunod na bagyo sa bansa? Asik? Yes, patuloy nga po ang Department of Social Welfare and Development sa pag-augment ng mga resources ng mga local government units para po matulungan natin yung mga kababayan natin na naapektuhan itong, tama po yung nabanggit, yung sunod-sunod nga po na bagyo. Patay po sa monitoring namin ng mga apektado ng bagyong Nika, Ophel, and Pepito. Kasi isang report lang dahil pareho po yung mga regions na tinamaan nitong mga bagyong ito. So batay po sa pinakahuling ulat namin, nasa mahigit 400,000 family food packs na po yung na-distribute namin sa iba't ibang mga regions, particularly Region 1, 2, 3, 5, Region 8, and the Cordillera Administrative Region. Apo. Nasa mahigit 125 million pesos worth of humanitarian assistance na yung na-extend ng DSWD. Kasama na dyan no, yung mga food packs na naipamahagi natin. At sa kasalukuyan nga po, patuloy pa rin yung ating pagdidispatch ng mga karagdagang food packs nang gagaling po sa aming pong National Resource Operations Center and in the Visayas Disaster Response Center dito naman po Cebu. Sa katunayan, John, kahapon, nasa around 75,000 family food packs yung nai-release natin for Bicol Region alone. Ito ay karagdagan doon sa nakaproposition na. Dahil kung natanda nung Friday, iniulat namin na nasa mahigit 90,000 family food packs yung nakapreposition po no, sa Bicol Region alone. Asik Dumlao? Opo. Pasensya na po with your indulgence. Ha? Para lang po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ano po ang laman yung family food packs na yan? Yung mga kahon-kahon na yan? Family food pack ay naglalaman po ng 6 kilograms na rice. Mm-hmm. May 10 assorted po yan na delata. Ano po yan? Ang laman yan, 4 na corned beef, 4 na tuna flakes, and then 2 lata rin po ng sardines. Yan po yung pwedeng hindi na iluto. Yan po yung mga pwedeng hindi na iluto. Tama po ba? Yung from direct from Well, hindi pa po ito yung ating ready-to-eat food packs. Of course, some preparations would have to be needed still dahil yung bigas po natin dito ay hindi pa po naluto. Pero in addition to that, we also have 5 sachets of choco malt and 5 sachets of instant coffee. Mm-hmm. So a family food pack is actually good for a family of 5 and could last for 2 to 3 days. Ilan po? 2 to 3 days a family of 5? That's correct, sir. Apa. Alright. Bukod pa po ba rito, meron din po ba, Asik Dumlao, na ibinibigay na financial assistance ang DSWD sa mga sinalanta or nasalanta? Tama po kayo. Meron din po tayong ipinoprovide na cash relief assistance under the assistance individuals in crisis situation. At the same time, we're also extending assistance para naman po doon sa mga pamilya na may mga miyembro po na pumusay, nasaktan, bunsod nga po ng mga naging epekto ng mga bagyong ito. Opo. We're currently in the response phase. So ang pinapahatid po nating tulong primarily ay pagkain. So food and non-food items. Mainom na tubig, yan po yung sa kasalukuyan na didistribute natin. But as we enter the early recovery phase, we could introduce some additional interventions like emergency cash transfer or cash for work. But that is subject to the assessment that's being conducted on the ground. Halimbawa po, nagsagawa na ng rapid damage assessment and needs analysis. And then nagkaroon ng declaration ng state of calamity ng isang lugar, we could introduce no yung mga karagdagang nga pong tulong kagaya ng emergency cash transfer or cash for work. Asik Dumlao, base po sa hawak kong storya ngayon, more or less 2.3 million katao o katumbas sa 634,000 families ang apektado ng serye ng mga bagyong tumama at ang latest nga itong Pepito. Sapat po ba, Asik Dumlao, yung mga family food packs at iba pang mga ayudang nanggagaling sa inyong tanggapan, ma'am? Yeah, actually nasa mahigit 1 million na rin po no yung mga na-release natin na family food packs. Actually, yung pong re-release natin for Christine and Leon, nasa mahigit 1.4
million food packs na rin yan. Eh. Mm-hmm. For Typhoon Marce, Nika, and Ophel, nabanggit ko no, na almost 500,000 na rin if we are to include the Marce kasi yung Nika, Ophel, and Pepito nasa around 400,000. So almost 500,000 na po if include ko si Marce. So you see, marami na po talagang na-release si PSWD. So we, actually, meron pa rin po tayong nasa mahigit 1.3 million na mga family food packs strategically propositioned across the country. So alright, kung may kakaroon pa po tayo ng mga extreme weather events or ibang disasters and emergencies bago matapos ang taon na ito, meron pa naman po tayo no, na magagamit for our disaster response efforts. At the same time, we continue to produce family food packs sa mga major production hubs natin. Last week, we were able to get the replenishment of our quick response fund in the amount of 875 million. So nakapagbili po tayo o nakaprocure tayo ng mga karagdagang raw materials, mga welfare goods na gagamitin natin for the production of additional food packs. And at the same time, we were able to draw down from our framework agreements with manufacturers and retailers para naman po sa mga pre-packed food items. So, we produce, we dispatch, we respond, but we also preposition. So, nakahanda po tayo. No? ASEC Dumlao, alam naman natin na likas sa mga Pilipino ang matulungin. So, yung po bang mga donasyon, mga nakokalap na mga tulong ng mga foundation at iba't ibang mga grupo, in coordination po ba ito sa DSWD o direkta na po sa mga LGU sa pagkakaalam ninyo, ASEC Dumlao? Yes, marami po tayong mga partners na nag-donate nga po kagaya nga po ng mga private companies, no? Opo. And lahat naman po ito while it no course through sa DSWD immediately na i-release natin doon sa mga affected local government units. Let me cite for an example, like the donation of the United Arab Emirates through its embassy in the Philippines. Nag-donate po sila ng mga higit 30,000 na mga food packs. Opo. So lahat po yan dinala natin doon sa mga pristine affected areas. Gayun din po no, yung mainom na tubig na dinodate din po ng mga private water companies noong pong na-pledge na yan o na-commit sa DSWD, agad po tayong nakipag-coordinate sa OCD yung para maisakay po yung mga mainom na tubig na yan using the air assets of the Philippine Air Force. So immediately, nadala yan dun sa Bicol region two or three days after tumama si Bagyong Christine. Pati po ba yung mga, alimbawa, kagaya niyo po itong babasahin kong story mamaya, yung galing ng karagdagang $1 million na pledge po or tulong ng Amerika, dumadaan din po ba ito sa inyo o sa national government and then bahala na po silang mag-distribute, ASEC? Yes, depende po yan no, doon sa mga foreign donations because may gateway po tayo, may DFA and then the OCD. Apo. So depende rin po doon sa nakalagay doon sa deed of donation. And then of course kung financial po yan, dadaan yan sa BTR. BTR po ang Bureau of Treasury po magre-release doon sa agency na mag-i-implement or magre-release ng tulong doon sa mga na-identify na areas. No? Apo. So meron pong ganyang arrangement regarding foreign donations. Alright. But for, halimbawa po, kasi ang DSWD, meron din pong ibinibigay na tulong ang ating UN partners like the UN World Food Program. Mm-hmm. Nagpapahiram din po sila ng mga trucks para makatulong sa pag-transport ng mga family food packs po natin from our production hubs to the concerned region. Okay. So, no, may mga ganyan po tayo na partnership with our stakeholders. Alright. ASEC Dumlao, makatitiyak po ba at makaasa po ba yung ating mga kababayan? Hanggang ngayon eh, talaga namang naninikluhod pa or ikangay hirap pang makabangon na kaya pa ng DSWD at ng national government at lang lahat po ng mga pwedeng tumulong sa kanila na makakarating sa kanilang ayuda, ASEC Dumlao? Yes, John. Kinakaya po iyan ng Department of Social Welfare and Development in coordination, of course, with other agencies of the government and other and the private sector. Apo. Tulong-tulong po ang ating pong mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. And you see, no, it's really a whole of society approach that's being adopted to ensure that the needed aid or assistance is delivered sa mga nakababayan po nating mga apektuhan. So yes, makakaasa po sila na tuloy-tuloy na pagtulong po until makapag-recover na ang ating pong mga kababayan na apektuhan itong mga pagtulong. ASEC Dumlao, baka may mga karagdagan pang mensahe ang inyong kagawaran para sa ating mga kababayan, in particular yung
umaasa sa tulong ng DSWD. Nasa inyo po ang pagkakataon para sa karagdagang mensahe po, Asik Dumlao. Go ahead, ma'am. Yes, Sir John, maraming salamat po sa pagkakataon na ibinahagi po sa DSWD. Again, we would like to assure the public, lalo-lalo na po yung mga kababayan natin na apektuhan, na magpapatuloy ang Department of Social Welfare and Development sa pag-alalay po sa inyong mga local government units para po matiyak na yung kaukulang tulong ay maipaabot po sa inyo. Kung may mga concerns po kayo, maaari po kayo magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming mga official communication platforms. That's at DSWD Serve sa Facebook, sa Instagram, and sa X. Maaari nyo po rin pong bisitahin ang aming official website. That's www.dswd.gov.ph. Maaari rin po kayo magpadala ng mensahe sa mga numerong 0917-110-5686, 0917-827-2543 at 0919-911-6200. Nakahanda po ang mga angels in red vest na mag-assist po sa inyo. All with that, maraming salamat ulit. Ma'am, nananatili pong bukas ang himpilan at palatuntulang ito for update sa inyong side. Maraming salamat. Good morning. God bless. Ingat po. ASEC. Alright, nawala na. Alright. Opo. Yan po mga kabalitaan, kabalitaktakan, ang tumatayong tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development, si Assistant Secretary Irene Dumlao.